Okay, mga kaibigan, so ngayon meron tayong amplifier na hawig sa Safari, ano, or kilala bilang Sunkin amplifier driver. Okay, so ito ay rated lang ito ng mga 40 BDC, ano. So i-modify na natin siya. So dito sa kabila, inalis ko na yung mga 5 watts, ano. So i-derive natin at pataasin natin yung working voltage. So, titingnan natin ano mababago natin. So, yan ang idugtong natin sa video na ito. Ano? So, paputulin ko muna. Okay. Okay, welcome back mga kaibigan sa channel natin, Bombastic. So, long time tayong hindi nakapag, nakagawa ng video. So, ito na lang yung ginawa kong content ngayon. So, ito yung Power Sunkin, Power Sunkin driver board. So, ito ay mabibili sa Shopee, ano. So, ito ay DIY lang. Then, minodify na natin. So, ito yung original niya na board. Ayan. So, wala lang transistor dito, ano, kulang lang. Pero yan yung stack niya, din na may transistor pa yan dito. Yan. So, ito yung original na pagkakaayos ng piyesa. At wala pang pinalitan. Ano? So, itong amplifier board na to, ay kilala din itong tinatawag na Safari. Ano? Safari amplifier. So, itong ginawa natin ngayon, ito kasing stack design niya ay tinatawag na Power Sunkin amplifier. So ito po ay around 40 BDC lang, ano. So hirap na ito sa mga 50 hanggang 70 BDC. Okay, so may mga binago na tayo dito. So makikita niyo, so yung ayan. So yung original na 3.3K, original na 3.3K, ayan, pinalitan natin ng 22K naman, ano? Then, yung dating 4.7K ay ginawa natin ng 10K, ano? 10K. Then, yun. So, naglagay tayo ng trimmer, yung till current, nilagyan natin ng trimmer. Para maisentro natin yung DC offset sa gusto nating voltage. Ano mga kaibigan? So sa common emitter nito, naglagay tayo ng trimmer. At may nakapatong sa trimmer na kapasitor. Ayan. So, kung makikita niyo, ayan. So may purpose po yan. Yung kapasitor na yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Ano? So, yan po yung mga binago natin. Ano? So, yung capacitor din ito. So, yung dating 100 UF. Yan, 100 UF. Ay, ginawa na lang natin na 10 UF. Or 22 UF. Pwede rin yan, or 47. So, ito rin binabaan ko rin. Ano? So, pwedeng 10 to parehas, 10 UF, pwedeng 47. Basta babaan nyo lang. Ano? Okay, so yan yung DC offset natin ngayon ay 0 sa 82 BDC. Ano? Sa 82 BDC na yan. So, try nga natin magtaas pa tayo. Ano? So, ayan, 87 BDC. 88.2. Nagiging negative 14 millivolts. So, pwede natin siyang i-adjust.
adjust natin. So ayan. So tawad na lang muna, no? So 3 millivolts na lang muna. 3 or 2 millivolts. So try lang natin ilapit, baka pwede pa talaga. Pwede naman yan, pero konting ano lang, ano, konting tiyaga pa sa adjustment. So ayan, 1 millivolt or 0. So sound check natin. Ayan. So tumutunog, ano. Ayan. So may audio na talaga siya. So naka 88 BDC na yan. So mga kaibigan, ang differential transistor niyan ay original, ano, yung 1815 o kaya A561 o kaya A733. So yan ang kadalasan ginagamit diyan na differential. Okay, so ang yan hindi pa kasi natin binago yan, hindi pa natin pinalitan. So once na magtaas ka pa ng mas higit pa sa 88 BDC, tingnan nyo mangyayari, ano mga kaibigan, at pakinggan nyo ano mangyayari. So ayan, may ugong. So nag 100 BDC na tayo, tingnan nyo yung DC offset. So ayan, DC offset natin, sa sentro muna yan, nasa 0. Ayan, nag 0 na. Ngayon, ganyan. So, pag tinaas pa natin yung voltage, ang mangyayari ay, yan, o. Gumaganon, at umaatras abante yung, nagiging malikot yung DC offset. Or minsan, steady lang, pero maugong, ano, umuugong. So, isang panatandaan po yun, mga kaibigan, na yung transistor natin sa differential, dapat palitan na, ano, ng at least A92 or 5401, pwede na, or A1013, ano. So meaning kasi itong original niya transistor na 1015 or A733 or A561 ay low voltage lang, ano. So kaya hindi niya kayang tumanggap na mataas na voltage at makakasira na sa calibration ng amplifier. So ilagay muna natin siya ngayon sa 80 lang muna, ano. Ayan. 80 BDC, 82. So ayan yung DC offset natin, 0 volts. So yan yung mga magiging pinalitan. So yung ano rin pala, RE natin dito sa drive, nilagay na natin lahat sa feedback line, ano. So yung emitter nito, may resistor na 330 papuntang feedback line or speaker line. So both side yan, nakakonect dito sa speaker, ano. So magkadugtong lang itong dulo nito. Then itong kabilang paan ni 330 ohms, ayan, nakakabit dito sa emitter. Ganon din ito. Ano, mga kaibigan? So, ano yung purpose natin? Ba't natin nilagayan na ng trimmer? So, para mas maisentro natin yung DC offset niya. Ano? So, ina-adjust talaga siya para mas accurate natin yung DC offset. So ayan, 1 or 2. So i-adjust pa natin sa para mas magiging sakto, ano. Ayan, so 0 volts na yung DC offset natin. Okay, so bakit natin nilagyan ng capacitor dito sa may trimmer, ano? Ayan, nakapatong. So try natin ihang ano mangyayari. So, ayan. So, nakahang na yan, ano?
nakahang na yung isang paa ng electrolytic capacitor, nakahang na. So, patugtugin natin. So, kung mapansin niyo mga kaibigan, garalgal siya sa mahina, ano? Garalgal sa mahina. Pero pag nilakasan, so, clear na clear yung audio sa medyo malakas, ano? Pero pag mahina, yan, medyo sabog. Yan, no? Parang utal-utal siya. So, pag ikabit natin, yun, kuminis, ano? So, yun ang purpose ng capacitor natin. Pero pwede naman din na pwede rin i-fix na yan, fix resistor na kapag gusto mo sa isang stable na voltage lang. Ano? Stable lang na voltage. Kung anong gusto mong voltahe. Voltahe ng amplifier. So, kung napili mo ay 55 AC, 60 AC, so, pwedeng-pwede. Ano? Okay, so ito, pang-adjust talaga siya. So, importante talaga na may trimmer, mga ganitong amplifier, kung gusto mo na mabilisan. Ano? Ayan, set natin sa zero. Ayan, so DC offset natin ay 1 or 0. So, silip natin yung biasing natin. So, biasing natin ay around ayan. Ground ba tayo? Ayan. So, point 6 sa kabilang base. Base pala ito. So, 0.6 din, ano? Ayan. So, normal lang yan. 0.6. Ayan. So, ang total nito ay nasa, ano, around 1.2 or 1.2 volts yung total bias nito sa self-bias niya. So, sukatin na lang natin para ma-prove natin na totoo nga yung sinasabi natin. So, sukatin natin kung ilang volt yung bias natin. So, ayan, 1.2 volt nga. No? Kaya 0.6. So, may butal lang nga, no? May butal. So, millivolts na lang yan. Okay, so may time ito na kapag inano mo na. So, yung ganun, ganun lang yung mga binago natin. Yung capacitor na to, din ito. Pwedeng parehas 10 or 22 or 47 UF. So, ito nga lang, ano? So, 22K lang ipalit. So, para hindi uminit ito kasi ang pumapasok dito ay 12 volts, ano? So, 24 volts sa senior. So, kapag hindi mo ito pinalitan at nagtaas ka ng voltage, ay iinit. So, ginawa, tinaasan natin to para pwede ka na magtaas ng voltage. Ano? So, yan lang ang isa sa mga tips sa power sunken amplifier. Ano? Or, yun nga, power sunken amplifier. So, yan ngayon ay medyo mataas na yung voltage. Ngayon, pag pinalitan na natin yung transistor niyan, sa sunod nating video, papalitan natin ng 5401. So, makakapagtaas na tayo ng more than 85 or 100 PDC. So, pasok na yung 80 AC pag nagpalit na tayo ng transistor. Okay, so, testing muna natin.
design ay kaya up to 88 BDC. Ano? 88 BDC. Ayan. So, testing natin. Ayan. 86 BDC pala. 85 or 86. So, pag tumaas pa dyan, hindi nakakayanin ni differential transistor. So, kailangan magpalit na. Ano? So, wala nang babaguhin yung PSA.